Hey, what's up guys? Welcome back to another Civic Vlog. And today, ang gagawin natin is magpa-apply tayo ng distributor O-ring and VTEC solenoid gasket. But before that, if you're new to the channel, please like and subscribe. And also share to your friends so that we could attain our 1,000 subscribers. And before I start the video, shoutout po kay Rod Cotines, kay Cyril James Ardina, Patrick Coy Dimesa, and Kurt Basti Bustamante. So, let's do this video! So kung makikita nyo guys, dito sa aking distributor part, meron siyang konting leak or meron siyang tawag dito, meron siyang oil. Ayan. May oil na siya or nagbabasa-basa na siya, which means pwedeng may leak na yung distributor O-ring. Sa VTEC solenoid gaskets naman, I think there's no leaks yet. Pero we're going to do a preventive measure since 20 years old na tong engine na to. We're gonna replace these parts. So what we're gonna need is, or kung ano yung kakailanganin natin ay 10mm socket and also 12mm socket, and then your parts, itong VTEC solenoid gasket, distributor O-ring, also some screws, and if you have a open and close wrench, baka magamit din. And also, marker or any kind of pang-mark kasi dun sa distributor natin para hindi mawala sa timing. So, ang gagawin muna natin is i-re-remove muna natin itong intake since agabal siya, no? And then, we're gonna disconnect the wires from or yung connector dun sa distributor and VTEC solenoid. Also, this or dito sa IAT or in air intake temperature sensor, tatanggalin natin yan lahat. So yan guys, natanggal ko na lahat ng connectors sa distributor, VTEC solenoid, tinanggal ko na rin yun dun sa map and also IAT para matanggal ko yung mga tawag dito, tanggal ko yung intake. So yan, tanggal na yung intake. So naman natin gagawin is mamarkingan natin itong ating distributor. So linisin ko muna sa yan, tapos markingan natin. Gamit ako ng whiteboard marker, at saka markingan natin itong dito. Kung mamaya ilaline up lang natin yan dyan. So, dapat naka-line up siya dyan. Ayan. So, hindi tayo magkakamali. So, baklasin na natin yung distributor. Kailangan natin ng 12mm bolts dyan. May tatlong bolt yan. Dito sa taas. Isa dito sa may ilalim. Isa dito sa may ilalim. Tapos, isa dito sa kabila. Ayan. Hindi mo kita nyo. Na. So, ang recommend ko dito, maglagay muna kayo ng basahan sa ilalim nitong distributor kasi may lalaglag na oil dyan mamaya since ang distributor ay nakaano sa cams, nakakapit sa cams. So, lagay na kayo ng basahan para hindi kayo matapunan ng langis sa mga hose or sa ibang components. So, tatanggalin ko lang din pala yung mga spark plugs kasi magugutin din natin yan. Mga spark plug or yung ano, pag dito. Yung high tension. Yan, basang-basa na nga ng langis guys. Yung hinawakan ko, basa na siya yung langis. So, ingatang huwag malaglag yung mga bolts kasi importante yan. So, yan, basa na. Basa na ng langis. So, may tagas na nga yung
distributor natin or yung O-ring distributor. So second boat, ayan, basa na ng langis. And then last boat, wait, sure yung last boat. So ito naman guys, kapag ka tinanggal yung distributor, tawag dito, pag tinanggal yung distributor, ano siya, one way fit lang siya. So pwera na lang kung in-rotate mo yung mechanism. Ayan guys, tama yung ginawang remedyo. Nilagyan ng gasket. That is not good. Kasi nilagyan lang siya ng gasket. Hindi dapat nilalagyan ng gasket yan. So, yung lumang owner nito, tinipid yung ating distributor, no? So, that's why it's leaking badly. So, ayan guys, dyan muna. Ito. Wala naman tumagas na lang eh, since code yung engine natin. So, linisin ko na lang muna to. So yun guys, natanggal ko na yung distributor natin. Bali nilagyan ko lang to ng plug para hindi siya madumihan. So next natin gagawin is yung ano, itong VTEC solenoid which has 3 bolts, no? Ito, itong yung sa baba at saka itong dito. Then meron siya dito sa taas. So tanggalin natin siya, 10mm bolts lahat yan. So yung upper part muna yung tanggalin natin. VTEC solenoid gasket, tanggal, nilagyan na siya ng gasket maker. So, may possibility na natagas na siya dati. So, ito guys, lilinisin ko muna siya. And then, proceed na tayo sa pagpapalit ng o-ring tsaka mga gasket nito. So, yan guys, natanggal na natin. Parehas yung distributor, no? Tsaka itong VTEC solenoid. So, napag-split ko na siya kanina kasi matigas. So, nilagyan din siya ng gasket maker para hindi siya mag-leak. So, ayan, nagkalat-kalat tuloy. Ayan, kita nyo dito. Then, ayan. So, gagawin natin dyan. Nilinisin ko lang to. And then, palitan yung mga o-ring. Tsaka yung gasket. Then, okay na. Reinstall na natin kung paano siya kinalas. So, yun guys. So yun guys, nalinis ko na siya the best that I can. Natanggal ko na yung mga lumang gasket maker.
hangga't posible, no? Ito nga palang mga parts na binili ko. Ito yung part number ng lower VTEC solenoid. And then, ito yung sa upper VTEC solenoid gasket. So, nabili ko siya kay Rod Zabala. Thank you po. Thank you po, sir, sa mabilis na transaction. No? Ilang araw lang, nandito na sa akin agad. So, kapag bili kayo ng quality parts and original, PM nyo lang po, Rod Zabala, on Facebook. So yun guys, okay na, naikabit ko na yung mga distributor at yung VTEC solenoid, no, with the new gasket. Then also, nalinis ko yung ground for starter at ground noong thermostat, hindi ko na lang na-videohan. No? So ngayon gagawin natin, te-testing na natin kung meron siyang leaks or kung may tutulo man. Hopefully wala. And then mamayang hapon, te-test drive ko. Tingnan natin kung meron siyang mga leaks.
So far, no leaks, guys. Right, so success ang ating pagpapalit, no? Malalaman na lang mamayang hapon if okay. So checking guys kung may leak. Ito na yung kinabukasan after ilagay, no? Na namang leaks. Na namang visible leaks. Hindi lang din makita sa cam eh, pero walang visible leaks. Doon, walang visible leaks. And then dito, sa kabila. Wala din namang visible leak. So, try ko hawakan kung mayroon. Kapain natin. Wala, dry. Sa kabila. Mga sensor kasi dito eh. Wala, dry din. So, success yung pagpapalit natin ng distributor O-ring and VTEC solenoid gasket, guys. So, yun lang guys for this video. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and subscribe and then share to your friends. So, yun guys. See you in the next video.